Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon pa ay wala tayong binabantayan na banta ng sama ng panahon dito po sa loob at labas po ng ating area of responsibility na nanatili pa rin po na storm free tayo for the next 3 to 5 days pero makakaranas pa rin po tayo ng mga pulo-pulo ng mga pag-uulan. Dulot po yan ng mga localized thunderstorm. At base po dito sa weather model natin ginagamit, ay posible po na may series ng mga low pressure areas na mabubuo po sa susunod na linggo. At ang development po naman ito ang atin pong babantayan. At ito nga pong pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo. Pero paalala lamang po na isa lamang itong forecast, posible pa rin po ang mga pagbabago. Kaya patuloy lamang po tayo mag-antabay sa mga susunod po na updates. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, easterlies pa rin po ang hangin na umiihip po dito sa ating bansa. Ang hanging amihan po ay posible itong iihip muli dito po sa Northern Luzon. Bukas ay mararamdaman na po dyan sa extreme Northern Luzon. At ngayon po ng ating panahon, ngayong madaling araw ay generally fair weather po tayo sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban lamang po sa mga tsansa ng mga pulo-pulo na mga pag-uulan, lalo na po dyan sa may Polillo Island, Quezon, Palawan, Aklan at maging po sa Eastern Samar. At mamaya ay sisikat naman po ang araw sa malaking bahagi po ng ating bansa. Mainit at maalinsangan muli ang panahon, maliban lamang po sa mga tsansa pa rin ng mga pulo-pulo na mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng Aurora, lalo na po sa may Polillo Island, Quezon, ilang bahagi po ng Palawan at Eastern Samar. At mamayang hapon ay makulimlim na kalangitan na may mga pulo-pulong pag-ulan pa rin ang ating aasahan sa ilang bahagi po ng Bicol Region, ilang bahagi ng Calabarzon, Aurora, ilang bahagi po ng Samar Provinces at Panay Island. Sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na gale warning signals pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!